Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearest TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. At una nga, itong binahagi po ng Trending Central na kung saan ay tungkol sa ratings ng Itbulaga and syempre ng It Showtime. So dito ninyo makikita yung ratings ng Itbulaga during tamang panahon. So sabi dito sa hashtag Trending Rewind, nakita lang namin to kay Pinoy History and we think we could share it because we cannot deny the fact that this is history. Once upon a time, nung nasa kabila pa sila Itbulaga, emerged as the most watched program noong 2015. Kasikatan ng Aldab noon, lalo na yung kanilang TV special na Ang Tamang Panahon, which got a TV rating of 50.8%. Grabe no, ang dami pong tumutok dito. Halos buong mundo no nakuha po ng Itbulaga dahil sa tambalang Aldab. On the other hand, It Showtime registered a TV ratings of 5.4% only in Mega Manila. This represents a 45 points gap between the two noontime shows. Natatandaan nyo pa ba ito mga ka-trending? So, photo courtesy of Pinoy History. So, isa pong history ang nagawa po ng Aldab noong tamang panahon. Imagine, 50.8%. At sana lang po muling gawa ng TBJ ng Itbulaga ng Part 2 itong tamang panahon na to. Kasi kakagatin po ito ng taong bayan. Sabi nga po dito, hashtag Aldab, EB tamang panahon, ATB rating of 50.8%. While Showtime Anniversary registered a TV rating of 5.4% in Mega Manila according to AGV Nielsen. GMA Network Itbulaga held a grand fans day called Tamang Panahon of the Philippine Arena while ABS-CBN at Showtime celebrated its 6th anniversary with the awarding of the annual Magpasikat competition among the hosts. The 3-hour show with no commercial interruptions also earned at least 39.5 million tweets for the hashtag AldabEV Tamang Panahon, breaking the record of the hashtag World Cup match between Germany and Brazil last year. So ito po talagang Aldab yung tumatak sa atin ng sobra-sobra. Dahil isang history ang ginawa po nila. Biruin nyo yun, 39.5 million na tweets at naniniwala ako na magagawa ito ng Itbulaga for the second time. Samantalang pag-usapan naman natin itong binahagi po ni Pauline Luna Soto sa kanyang Instagram story kanina. So makikita dito nakasama po ni Pauline Luna Soto itong si Bossing Vic at itong mga kapatid po ni Vic Soto. And na-curious lang ako sa dala nilang paper bag na product ng IQOS or IQOS. Kasi dala-dala rin po ni Bossing Vic Soto to eh. Kaya napatanong ako, ano kaya ito? And nag-search nga ako, ito po pala ay e-cigarette. No, parang electric siya na sigarilyo. So, gumagamit kaya nito si Bossing Vic Soto? Kasi hindi po halatang gumagamit si Bossing Vic ng electric cigarette. Sa mga nakakalala po kay Bossing Vic Soto, nagsisigarilyo po ba siya? Anyway, naitanong ko lang naman ano, kasi 'di ba yung sigarilyo masama po yun sa lungs ng baby? Eh meron silang baby, itong si Baby Mochi, 'di ba? So, nagtatanong lang naman, diba? Di naman masama yun. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa binahaging video ng isang queen ng Itbulaga, walang iba kundi si Ma Salvador, na kung saan karga-karga niya po itong si Baby Maria. So, until now, hindi pa po niya inare-reveal yung mukha po ni Baby Maria na inaabangan ng publiko. So, sa video na yon, tabon yung mukha ni Maria. And hindi po talaga pinofocus doon yung camera. So, kailan kaya ilalabas ni Ma Salvador, no? Yung mukha ng baby niya. Kasi excited na po ang lahat
ng Dabarcads na makikita, no, at makilala itong si Baby Maria. So meron nga pong na-touch dito, oh. Sabi ng latest chikahan, Ma Salvador is a mother. Nakaka-touch naman ang binahaging short video clip ni Ma habang hinihili niya ang kanyang anak ni Sa Maria ngayong umaga. So may sound kasi itong video, no, parang may song yung video ni Ma Salvador, kaya medyo mapapasente ka talaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa malaking announcement na mangyayari po sa Friday. Yes po, Friday yan, June 14, 2024. Ito po yung pinakaantay at inaabangan ng marami. Mangyayari na po sa Friday. So ayon nga po dito sa announcement ng TV5, gawin nating mas exciting ang Biyernes mo dahil may panalong announcement kami just for you. 06-14-24, abangan sa aming official Facebook at YouTube account. There will be a panalong announcement. So ito po ay welcome back announcement abangan. So meron na po ba kayong idea kung para saan itong announcement na to? Kasi ang nakikita ko dito, announcement ito ng programa ni Mr. Willie Revillame na kung saan ay mapapanood sa TV5. Dito na marahil i-reveal yung title ng programa at kung kailan talaga ito magsisimula. Plus siguro i-reveal na din nila yung dalawa pang host na dadagdag sa nauna na pong tatlong host na pinakilala po nila noon. So sana back to back itong programa ni Mr. Willie Revillame sa Itbulaga. Total, yung Lumuhod Ka Sa Lupa ay ilalagay naman sa prime time kung di ako nagkakamali, no? So siguro kaya ilalagay yung sa prime time ay papalitan nitong programa po ni Mr. Willie Revillame. So pag nagkataon yon na namangyari po ito, malaking tulong din po, no, itong programa ni Mr. Willie Revillame sa ratings ng Itbulaga. Kasi syempre, from programa ni Miles Ocampo 1115, tapos kasunod nun Itbulaga, and then yung kasunod ng Itbulaga, itong programa ni Mr. Willie Revillame, no, talagang tututok dyan yung mga tao kasi andyan na po lahat eh. At ang balita ko, naghahanda na po ang kabilang network ng ipangtatapat dito sa programa ni Mr. Willie Revillame kasi alam po nila na malakas ang show ni Mr. Willie at marami pong nag-aantay. So meron na po silang binubuo at ipangtatapat sa show ni Mr. Willie Revillame. Kaya abangan natin yan sa Friday, ha. Huwag po kayong mawawala. Yun nga lang, hindi natin alam kung anong oras. Pero huwag kayong mag-alala dahil i-announce ko sa inyo yan. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.